Naglagay na ng chlorinator sa mga imbaka ng tubig sa Tuburan, Cebu sa pag-asang hindi na lumala ang typhoid fever outbreak doon. Sa pinakahuling tala ng DOH Region 7, 951 na ang tinamaan ng tipos sa Tuburan. Makibalita tayo live kay Monching Estero ng GMA Cebu. Monching? GMA Cebu. Maki, sa 951 na nagka-typhoid fever, 169 lang ang nasa mga ospital ngayon. Yung iba kasi walang panggasto sa ospital. Sa ngayon, may teorya na ang local health officials sa maaring ugat ng problema. Posibleng mga bitak sa lumang water pipes ng Tuburan Water System ang dahilan ng kontaminasyon ng tubig na nagresulta sa typhoid fever outbreak sa 8 barangay sa Tuburan, Cebu. Ito ang hinala ni Mayor Limokrito Jamante taong 1920 pa raw kasi nang ma-install ang mga tubo ng tubig. Dahil sa kalumaan, posibleng nag-crack daw ang ilang tubo sanhi ng lindol noong February 6. Human sa earthquake bitaw, isa ng taga-province, taga-PHO, umunay lang suspect na. Pag human sa kuan, kasi ang ato mong pipings is, wala na eh, more than 60 years na, mga almost 90 years na itong pipings, no? Kaya sa lungsod. So posible na ganun na nag-crack. Naglagay na ng chlorinator ang lokal na pamahalaan sa tatlong water reservoir sa Tuburan para mapuksa ang mga mikrobyong nasa tubig. Isa rito ang nasa Barangay Aligria. Sa among nahibawan, bisag nga ito sa layo ng bukid, naagin siya gihapoy kuan, bakterya. Nag-shock treatment meron. Gidaghanan namo ang chlorine. Then, among itesting ang end-to-end. Oh, end-to-end. Within 14 days, among gi-shock treatment namo. Plano ngayon ng pamahalaang lokal ng Tuburan na palitan na ang mga tubo ng tubig na nagsusupply sa kabahayan. Kabahayan. Maki, sapat pa naman daw ang supply ng gamot para sa typhoid fever sa mga ospital dito sa Cebu City at sa munisipalidad ng Tuburan ayon sa DOH 7. Maki? Maraming salamat sa iyo, Monching Oxtero, live mula sa Cebu City.